Amen. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Tuloy-tuloy na po tayong mag-aaral ng salita ni Lord. Welcome to our first service of the of Sunday. And then later on po, meron din tayong 4 p.m. So if you can be, you know, if you're available, please still join us later. At sa mga nanonood din po sa atin online, ay welcome po. Happy afternoon. Masaya po kami makasama namin kayo online, sabi nga po ni Brother Adonis, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Alright, so we welcome you po. Sama na rin natin yung world. Kung nasan man pong lupalop kayo ng mundo, we welcome you kasi po magiging international din tayo. Alright, it's just a proclamation dahil alam po natin, tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! So we're gonna talk about today in John chapter 6, verse 46. Okay, sabay-sabay po nating basahin yung ating pong nasa screen. 1, 2, 3, go. Not that anyone has ever seen the Father. Only I, Jesus, who was sent from God, have seen Him. Ang pag-usapan po natin sa hapong pong ito ay in the topic of nakita ko ang Diyos. Amen. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. As we continue po sa ating pong, ito po ay ating ika-15 night. Tama po ba? 15 day ng ating prayer and fasting. Hango pa rin po ito actually sa about the real church. No? At yun po ang ating pag-usapan. Nakita ko po ang Diyos at alam ko po mag-aagree sa atin kung paano siya dito sa JTG Manila Church buhay na buhay. Amen? Dahil po, salamat din po kay Lord dahil binigyan po tayo ng pagkakataon na ma-witness bagamat na napunta po kami sa church. Totolo-tolongis lang po kami. Wala kaming alam sa buhay. Way back 2010. Pero salamat po, hinayaan ni Lord na ma-witness natin yung kabutihan ni Lord sa church, sa JTG Manila Church. And I can truly say, and I can proudly say, taas noo na may pagmamalaki ko na sa church na ito, ito ay real church. Ito ay totoong may Diyos na bumabago ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating or sa ating pong iglesia sa JTG Manila. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming church, sa aming buhay, sa aming pamilya. Tunay po na kailanman hindi ka nagkulang, kailanman hindi ka nagpabaya sa amin. Maraming salamat po. Even in those times, Lord, na hindi maganda ang aming sitwasyon, pero napatunayan mo sa aming buhay na kailanman hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po dahil nakikita namin sa church na ito, sa pamilya na ito, na ikaw ay totoo, ikaw ay buhay na Diyos, na lagi pong nandyan upang baguhin, miracle upon miracle, Lord, revival upon revival, anointing upon anointing, and favor upon favor ang lagi mo pong ipinapakita sa aming church. Kaya naman po, marapat lamang po na ikaw lagi ang aming maitaas sa lugarang ito. Salamat po, Panginoon. Itago mo lamang po ko sa iyong likuran. Ikaw po ang mangusap sa amin. At Lord, gamitin mo lamang po akong mouthpiece ng iyong salita. Purihin ka, Ama. Sambahin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, way back 2000, tige po, tayong lahat ay makakaupo. If I'm not mistaken po, 2000 years ago, nung nagkaroon po tayo ng isang great philosopher by the name of Aristotle. Kilala niyo po si Aristotle? He was the philosopher na ang naitatak niya sa kanyang mga followers that time is to see, is to believe. And I think this generation, hanggang ngayon po, meron pa rin sa ating na hapyawan or parang naging innate na sa atin na, di ba, pagka may gusto ka sabihin, hindi, gusto ko makita muna bago ako maniwala. Meron bang ganyan sa atin noon nang hindi pa tayo nakakakilala kay Lord na parang ang naging filosofiya din natin, to see is to believe. Alright? Kaya po, sa atin naman, parang ang hiram ng Lord. Pastor, paano mo nakita ang Diyos? Paano mo, nakita mo na ba anong itsura ni Jesus? Kasing gwapo pa siya ni Pastor Blaine, kasing puti ba siya, or kasing itim ba siya, or ano ba siya, yung may bigot. Eh, paano mo nasabi, nakita ko ang Diyos? Kasi sabi ni Jesus, in John chapter 6, verse 46, not that anyone has ever seen the Father. Only I, kung sino daw ang ating Panginoong Jesus, who was sent from God, have seen Him. Actually, kapag ka po, pag naunawa na ito, parang, mas lalo mo makikita yung pagka-Diyos ni Jesus. Kasi bakit sabi doon, walang ibang nakakita. Only I, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sa talagang parang pinapound dito ng ating Panginoong Jesus yung kanyang pagiging Diyos. Na yung ibang religion, ayaw nila maniwalang Diyos si Jesus. Kasi sabi ni Lord, no, wala pang nakakita sa Diyos na buhay. Pero si Jesus, pinagmamalaki niya ako, nakita ko ang Diyos, walang ibang nakakita sa inyo, at galing ako sa Diyos na nakita siya. At alam niyo po bakit ito ang naging topic ko? Kasi
Kagabi po, as we celebrate our 11th year anniversary ng aking asawa, mga Marites, hindi pa po kuya si Marco. Okay? Ang daming nag-wish sa akin eh, kuya na si Marco. Mga Tolits Marites, hindi pa po. No? Na pinaalala sa amin ni Lord, dama nag-uusap kami, so syempre, nag-heart to heart to kami. So, sabi ko, may naalala mo ba, nung first year anniversary po namin, 2012, first year naming mag-asawa po, ang pera ko, pera lamang po namin is just 1,000 pesos. Inutang ko pa sa ate ko. I mean, talagang humble beginning po yung nangyari sa amin, Sister Donna. Sabi ko, naalala mo ba, ginawa sa atin ni Lord, nagpamasahe kami somewhere in Cubao. Parang 199 lang yung massage nun. Sabi ko, okay lang, basta ma-celebrate na yan. Kasi wala naman talaga kami pan-celebrate. Nangutang lang ako ng 1,000 para makapag-celebrate kami. And then, after that, bumili kami sa McDo ng burger. Diba? Yung normally naman, diba? Sa McDo, yun yung mura. Kasi yun ang mura. Yun lang ang pera namin. Yun ang pinag. Ang mahalaga, sabi ko, nakapag-celebrate tayo nating anniversary. Pero this 11 years anniversary namin, pinakita ni Lord, parang nagbalik-tanaw kami on the past 11 years ng aming marriage life, kung gaano namin nakita si Lord, paano kami pinaburan, inangat, pinagpala, na totoong may Diyos. And it just confirmed yung aking pong itatapin ngayon about real church natin na nakita ko po ang Diyos sa ating church. Kasi, grabe, ngayon, 11 years anniversary, nag-celebrate kami, sabi ko, magdi-dinner date tayo sa labas. Labas, literal, ng bahay namin. Alright? Kasi sabi ko dun sa, kasi nagtatalo kami, ano ba, saan tayo kakain? Ayaw ko mag-buffet, ayaw niya lahat. So sabi ko, kinuntsaba ko yung anak ko, si Mandy, sabi ko, kuya, set up pa mo yung labas natin. Yung galing po ng anak ko, si Drake, ang nag-set up niya, ng, sabi ko, yung parang romantic ka, aalis lang ako, kunwari pupunta ako ng church kasi may prayer and fasting. Pero nagpaalam na ako, hindi ako pumunta ng prayer and fasting dahil ako magdi-dinner date kami, bili ako ng pagkain. Pero grabe yung kabutihan ni Lord sa aming buhay na nung first year anniversary namin, wala kami, walang-wala po kami. Ngayon, may sarili kaming bahay, nando kami sa labas, doon na kami nagde-date. Amen? Kasi yung aming parang labas doon, sinetapan din yun ng aking bayaw na doktor, si Nasser, kilala niya naman po, di ba? Nilagay niya yun ng yung patio light na, alam niyo yung nauso ngayong ilaw na puro bulb lang, na parang very romantic. Alright? Kaya sabi ko, wag muna natin sundan si Marco. Mahirap ang buhay. Kaya naman po, no, it can just confirm, na humble kami, nag-usap kami, ano yung mga gusto mo sa akin? Sabi niya, wala. Joke lang. Sabi ko, ano yung mga ayaw mo sa akin? Ganun din ako, ano yung gusto ko sa kanya? Kasi, you know what, in a relationship, in a marriage life, kailangan very open kayo sa bawat isa. Okay? Sabi ko nga, salamat na lang kay Lord, kasi kung hindi dahil kay Lord, wala na siguro tayo. Kasi unang-una, hindi po ako mabuborn again, tuloy ako sa dati kong buhay, baka lalong sumakit ang ulo niya. Ako nga, sabi ko, baka ilan na po yung aking panganay. Pero salamat na lamang kay Lord dahil all by the grace of God, kaya po kami ni Sister Donna ay pinapanatiling matatag. Laging si Lord ang center, palakpakan naman natin si Lord. Kung kami lang po, hindi namin kaya. Noong nakaraan nga, nag-away kami. Hirap eh. Di ba? Pero salamat dahil pag may forever, basta si Lord ang center. Okay? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya kayo mga kabataan, kung kayo ay mag-ahanap ng inyong future wife, make sure ninyo born again. Salamat na lang ay binorn again ako ni Lord sa biyaya ni Lord. Kaya po ako po ngayon ay nakakatayo sa inyo pero hindi ko po kayang gawin yon sa aking ganang sarili. So muli man, happy anniversary. All right. So now, pag-usapan na natin, nakita ko ang Diyos. Kasi po, no, nung panahon na si Moses, sabi ng Diyos in kay Moses that time, you know what, Moses, I was very pleased with you in the book of Exodus. Nabasa niyo na po ba yung book of Exodus? Kilala niyo po si Moses? Yung gumawa po ng ark? Hindi. Siya na po yun. Si Job ba yun? Hindi ka magkamali. Si Noah yun. Okay. Sabi ni, there was a time kasi, sabi ni Lord, sige na, pupunta kayo doon sa promised land, pangungunahan kayo ng angel ko. Basta mararating yun, maganda ron, pagtatanggol kayo ng angel ko. Pero sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo lang din kami sasamahan, huwag mo na lang kaming paalisin. Mas gusto namin kasama ang presensya mo. And because of that heart ni Moses kay Lord, sabi ni Lord sa kanya, you know what, Moses, I am pleased with you. Grabe, no? Na-please ni Moses si Lord. Anong gusto mo? Ibibigay ko. Grabe. Ang sarap kaya sabihin sa'yo ni Lord, alam mo anak, anong gusto mo? Ibibigay ko.
Di ba? Pero kailangan makuha muna natin yung premise. Ano daw yun? He was pleased with Moses. Baka naman hindi tayo ka-please-please sa harapan ni Lord tapos ang lakas ng loob mo mangingi. Pero sabi ni Moses, Lord, this is one thing that I want. And he said in Exodus chapter 33, verse 18, please show me your glory. Diba? Walang ibang gusto si Moses kung hindi makita yung kaluwalhatian ni Lord. Pero sabi ni Lord sa kanya, you know what? But he said, God said, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Eh kanina sa John chapter 6, verse 46, sabi ni Jesus, walang ibang nakakita sa Diyos kung hindi ako lang. Pero si Jesus buhay. Kasi bakit hindi lang siya pangkaraniwang tao? He is 100% man, but he is also 100% God. Kaya, di ba pinag-usapan na natin yung real Christ? Meron ba dito nagdadalawang isip ka pa kay Kristo? Hindi na. Salamat kay Lord. Alright. Now, hindi lang po tao ang hindi pa pwedeng makakita kay Lord kasi walang makakakita kay Lord na mabubuhay. Even the angels. Alam niyo po ba in Isaiah chapter 6 verse 2 to 3 na kung saan ipinakita ni Lord kay Isaiah in a vision yung trono ng Diyos. Imagine this, even angels. Hindi nila nakikita si Lord. Dahil mamamatay din sila. Kasi sabi ni Don, above it, seraphim, each one had 6 wings. Ang mga angel pala, no? May angel na 6 wings. Sabi doon, with 2, he covered his face. Dahil grabe ang kaluwalhatian ni Lord, ang glory ni Lord, hindi nila kaya makita. So, yung dalawang pakpak nila nakatakip sa kanilang mukha, with 2, cover his feet. Tinatakpan din, ultimo yung paa. No? And with 2, he flew. Kasi kung wala nga namang maglilipad, malalaglag sila. So, kaya yung dalawa, pang-liwad. And one cried to another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Kaya pala, very powerful yung kinakanta natin kanina because we proclaim, we cry, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of its glory. So, Pastor, paano mo nakita ang Diyos? Eh, even angels pala. Hindi pwedeng makita si Lord. Ito yung po yung ating pag-usapan. Kasi alam niyo po, yung title na Nakita Ko Ang Diyos, ito po ay kanta ng ating Pastora Melan na inspired by JTG Manila. Kung paano pong nakita ni Pastora Melan at marami pong hindi taga JTG Manila ang nakita paano ang Diyos ay kumilos, ang Diyos ay nagpala, ang Diyos ay tumugon sa ating panalangin. Now, huwag po kayong mag-ala kung meron man ditong nag-aangat. Nag-aangat po ba kayo makita niyong Diyos din? Yung iba lang, yung iba, anong gusto niyo makita? Si San Pedro? Yung may daladala pong ano? May daladalang manok? Okay, tagasang ka. Sige, hindi ka rito, baba. So, di ba somehow, deep in us, parang naghahangad tayo na, Lord, gusto kitang makita. Kaya nga po, nung may pinalabas na movie about Heaven is for... ano ba yun? Heaven is... Yun ba yung may bata dinrowing si Jesus? Yun ba yun? Di ba? Parang nag-trending yun kasi... Dinescribe nung bata kung ano daw yung itsura ni Jesus. Di ba? Pero alam niyo ba, even the early disciples, the 12 disciples, sabi nila kay Lord, Philip said in John chapter 14, verse 8, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Grabe, no? Kaharap na nila si Jesus. Gusto pa nila makita yung Father, yung Diyos. Pero alam niyo, sabi ni Jesus Christ in John chapter, John chapter 14, verse 7, if you had known me, sabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, you would have known my Father also. From now on, you do know Him. Sabi nila, kilala nyo na ang Ama kasi, and have seen Him dahil nakilala nyo na si Jesus. Grabe, no? Kaya pala, very pound doon sa ating paniniwala na si Jesus ay Diyos. Para just in case, no? Na matapat ka sa debate. Matapat ka doon sa mga ibang paniniwala. Kanina nagsabi sa akin si Ruel na nung habang po sila daw ay nagagawain sa ating JTG Manila, Aliaga, merong pastor daw na pumunta doon na sabi sa kanila, nakakalungkot kung itong mga taong itong madami ay ililigaw ninyo. Ba bakit? Kami ba yung ligaw? Di ba parang may mga tao kasi kapag ka, hindi ka pound, hindi solid ang iyong paniniwala kay Kristo kung sino si Kristo, baka... mislead ka. Kaya it's very important for you to know na makilala talaga natin si Jesus ang ating Panginoong Jesus. And I believe naman, marami sa ating kilala na si Kristo, lalo yung gabi-gabi tayong nagpupunta about real Christ. Kaya, sabi ni Jesus, kung gusto niyo makilala ang Ama, nakilala niyo na siya kasi, eto, kaharap ko siya.
Okay? Why? Sabi ng second ng Colossians chapter 2 verse 9, "For in Christ lives all the fullness of God in a human body." Ganun po ka-powerful ang ating Panginoong Jesus. Yung Diyos Ama na hinahanap natin sa buhay, sabi doon, na kay Kristo ang kabuuan ng Diyos na hinugis tao or human body. So ganun po kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero you know what? Naalala ko po, in Matthew chapter 7 verse 2 to 3, naalala niyo po yung the transfiguration na kung saan nakita po nila Simon Peter, ni James and John, yung tatlong disciples na malapit kay Lord, nung sinama sila ni Jesus sa isang bundok, nakita nila si Jesus nagliwanag ng higit parang sikat daw ng araw. At sabi nito, "There he was transfigured before them, his face shone like the sun." Grabe, no? "And his clothes became as white as light. Just then, there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus." Naalala niyo po in Exodus kanina? Anong hiling ni Moses? "Show me your glory." So ibig sabihin, tinupad pa rin ng Diyos yung kanyang pangako kay Moses, "Dahil napiplease ako sa iyo, anong gusto mo? Tutuparin ko." Eh pero sabi ni Moses, "Gusto ko makita yung glory mo." Kaya lang sabi ni Lord, "Wala pa nakakita sa akin na buhay." Pero alam niyo po, thousands of years ago, para lang matupad yung pangako ni Lord kay Moses na tutuparin niya yung gusto ni Moses, hinayaan niya na si Jesus mag-transfigure at diyan pinakita buhay si Moses at si Elijah. Nakuha niyo po ba? Ibig sabihin, kapatid, kung may pinangahawakan kang pangako sa inyo ni Lord, pangawakan mo lang, darating din yan. Sabihin mo sa katabi mo, si kuya mo, kapit lang. Si Moses nga, patay na, matagal na panahon ng patay, pero muling binuhay ni Lord for sandali para lang makita niya yung glory ni Lord sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesus. So that's just how powerful Jesus Christ is. Amen? Kaya mga kapatid, kung ano man pinangawakan mo, di ba minsan may mga pangako si Lord, may pinapanalangin ka kay Lord, ikaw mismo nakalimutan mo na. Kasi ang tagal eh. Lord, 40 years old na ako, single pa ako. Ang tagal, ayoko na umasa, pero si Lord, hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Kaya kung may pinangawakan ka, kung may pinapanalangin ka kay Lord, laban mo lang sa panalangin. Amen? At alam niyo po ba, bago sinabi ni Lord kay Moses na, "Hindi mo ako pwede makita sapagkat walang nakakita sa akin na mabubuhay pa," in verse 19, in Exodus chapter 33, verse 19, sabi ni Lord, then he said, "I will make all my goodness pass before you." Ibig sabihin, makikita mo yung kabutihan ko na uuna sa'yo. Kasi hindi mo makikita kung nasa likod. Tama? Unless lilingon ka. Pero sabi rito, "I will make my goodness," yung kabutihan ni Lord, ang makikita mo sa inaharap. Wow! Kaya pala pwede mo talagang sabihin, nakita ko ang Diyos, nakikita ko ang Diyos, at makikita ko pa ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po natin ay buhay kailanman, hindi mamamatay dahil siya nga po ay Diyos. Amen? Kaya sabi doon, "And I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I'll be gracious. And I will have compassion whom I will have compassion." So talaga dito makikita mo, hindi lahat kinukompassion ni Lord. Kasi sabi ni Lord, siya namimili kung sino kakahabagan niya at sino ang bibigyan niya ng compassion. Salamat po, dahil tayong lahat dito, I believe, tayo po ay kinahabagan lamang ng ating Panginoon. Kaya po, wala talaga tayong kaya maipagmalaki kay Lord. Nakakapaglingkod tayo, nakakatayo tayo, nabubuhay ka ngayon, it's only by the grace and mercy of God. Kaya di ba, napakasarap po rin ni Lord. Hanggat kasi hindi pumapasok sa utak mo na, "Lord, ako naman talaga ay walang magagawa kung hindi dahil sa'yo." Parang hirap magpuri kay Lord. Kasi we always think na, buhay ko to, ako ang may dahilan ng lahat ng bagay na ito. Hindi po, lahat tayo ay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. St. Augustine, have a quote, "Faith is to believe what you do not see." Kaya napakahalaga po kung gusto po natin na talagang mas lalong maranasan, makilala, makita si Lord, kailangan increase natin yung ating faith. Kasi sabi po, "Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe." Gusto mong magka-reward yung pananampalataya mo kay Lord, increase mo pa yung faith mo. Imposible ba mambago yung buhay mo? Increase your faith. Imposible ba ma-promote ka sa trabaho? Increase your faith. Kasi sabi doon, "Faith is to believe what you do not see." Hindi mo pa man nakikita ang makakasama mo yung pamilya mo dito, pero nananampalataya ka na. Hindi mo pa man nakikita yung sarili mo makakapagtapos ng pag-aaral, pero nananampalataya ka na.
Hindi mo pa ba nakikita 'yung sarili mo magkakanegosyo pero nananampalataya ka na sapagkat alam mo ang reward niyan, 'yung reward ay makikita mo kung ano pinaniniwala mo. Kaya napakalaga po, about 3 weeks ago, tinapik ko about faithful. Punuin mo itong taon mo ng punong-puno ng pananampalataya. Regardless of the circumstances, regardless kung walang-wala ka ngayon, ano naman, punuin mo lang ng pananampalataya. Kapatid, amen? Kaya naman, again, nakita ko ang Diyos. Tanongin mo yung katabi mo, ikaw, nakita mo na ba si Lord? Pastor, nakita ko na maitim nga po siya. Yung every January po, ay pinupuntahan namin siya doon dati. At saka, Pastor, nakita ko na po, ano po eh, yung nakaganan po siya. Tapos nakaganan. Pero higit pa po doon. Yun pong ating pag-uusapan ngayon. Kaya kung alam niyo po yung kantang Nakita Ko Ang Diyos, yun na rin po yung ating pag-uusapan. Okay? Nakita ko ang Diyos, alam niyo po sa pamamagitan, hindi face to face. Dahil hindi, patay na po ako kung nakita ko si Lord face to face, yun ang sabi niya. Pero nakita ko po ang Diyos kung paano siya kumilos sa buhay ko, sa buhay ng church natin, sa buhay ng bawat isa. What the Bible says in Psalm 66 verse 5 to 6, come and see! Aliga, tingnan natin what God, what our God has done. What awesome miracles He performs for people. He made a dry path through the Red Sea and His people went across on foot. There we rejoice in Him. Halika, tignan natin kung gaano kabuti si Lord. I can still remember, parang very fresh pa sa memory ko nung panahon na nawalan po tayo ng building. At ang unang midweek service natin noon, kila Kuya Romel. Andit lang po ng bahay nila Ate Ellen, nila Kuya Romel that time, isang rectangle lang po na pahaba. Nagkasya po kami, tayo lang ba leadership noon? Marami din. At nag-iiyakan kami. Parang sa isip-isip namin, parang tayo, wala tayong building. Eto na naman. Kasi ilang beses na po kami nga nakaranas ng palipad-lipad ng building. So habang nag-iiyakan kami, pero hindi, ang ating mga mami daddy, grabe ang pananampalataya. There was a time, nagmi-meeting ba tayo noon, no? Pinapakita na ni Dad yung ano, oh ito, magkakaroon tayo ng kids room, magkakaroon tayo ng building, magkakaroon ng basketball court. Kami mga bata. Amen. Tapos si Sigo, saan si Adonis, naintindihan mo? Hindi. Basta, sunod lang tayo. Pero alam niyo po, for the glory of God, dahil sa pananampalataya ng ating senior pastor, nakita namin! Nagkaroon nga tayo ng kids room. Nagkaroon tayo ng building. Tama ba? Dumami yung ating mga kapamilya dahil una, nakita muna sa pananampalataya. And because of that faith, nakita namin kumilos talaga si Lord. Kasi po nung una, kami rin naman po mga tulongis. As in, wala talaga. Parang suntok sa buwan kung magsalita sa amin si Daddy noon. Pero sige lang, hindi man natin naiintindihan, sunod lang. Salamat na lamang po sa kabila na hindi namin naiintindihan ang pananampalataya ni Pastor Blair. That time, sumunod lang kami. Kaya po ito, kasama po tayo ngayon. Bunga tayong lahat ng kanilang pananampalataya. Kaya kitang-kita ko kung paano kumilos ang Diyos sa church na ito at sa buhay ng bawat isa. Maging ako po personal, lagi ko nga po sinasabi, ultimo pamasahe that time, nangingirin ako kay mami noon. Yung pagtapos ng gawain sa Dimasalang, I think, kakamaya kami. Ganda ng preaching ni Dad. Okay na, ang ganda nga. Hindi ako makauwi. Walang laman. Medyo malayo-layo yung aming lalakarin. Bati ulit ako. May una na po kami. Oo nga na, kanina ko ba nagpaalam ha? Guru, mga tatlong mano, nakahalata na. Si mami na ano, walang pamasahe. Ito, bigyan ako. Masay. O huwag kayong bless ng bless kay mami, ha? Baka gayain ko si Pastor Mark. Mag-bless lang na mag-bless. Makakalata si mami. Hindi na tayo ganun. Mag-bless kayo sa iba. Ibe-bless din kayo niyan. Alright? Ngayon, grabe. Sabi, nag-apply ako ng trabaho. Alam niyo po yung testimony ko. May get 20 call center ang aking replyan. Wala pong tumanggap sa akin. There was a time, pinag-aralan ko yung ano yung mga tinatanong, ano yung sinasagot. Kinabisado ko, kala mo, galing ko talaga mag-English. Why should we hire you? Well, you should hire me because I'm this, I'm that, I'm that. Eh, nagtanong, wala dun sa kinabisado ko. Sabi ko, patay. O, sabi niya, okay, rejected. Enteng kabisote ka pala. Tanggal, hindi ako natanggal. Pero nung may tumanggap sa akin for the glory of God, nagtuloy-tuloy doon, pinakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan ng isang walang alam, isang Mark Benin na hindi marunong mag-English, ay sinamaan ni Lord, pinaburan, at ginawa pang top agent nung panahon ko po sa call center. Bakit?
Kasi dahil yun sa pagkilos ni Lord. Sabi rito, He made a dry path through the Red Sea. Yung akala mong wala nang pag-asa, yung sitwasyon mo, kapatid sa Diyos, may pag-asa. Kaya kapit lang. Amen. At sumunod, no? Ano pa ba? In Psalms chapter 86, verse 10, For you are great and do wondrous deeds. Wow. You alone are God. Ganun po makapangyari natin, Panginoon. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Naranasan niyo na ba sa buhay niyo na pamangha kayo sa nakita niyo, sa napanood ninyo? Tama ba? Wow. Tapos nakanganga ka, di ba? Yung kamangha, alam niyo po, kapag ka pinagmasdan niyo ang creation ni Lord, grabe ka mamamangha. Kaya po, karapat-dapat lang natin siyang purihin. Karapat-dapat lang natin siyang isamba. Dahil makikita mo talaga si Lord. Hindi mo maididinay ng pagtamong walang Diyos. Yung mga atheists, hindi naniniwala kay Lord. Pero alam nyo ba, sabi ng Romans, ay even yung kanilang budhi, tama, budhi, ay magsasabing may Diyos. Amen? Ano ba po? In Psalms 118, verse 23, This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Grabe, yung paglabas nyo lang po, di ba pag tumingin kayo ng langit, hindi ito yung totoo lang, may binibilang. Minsan, sinubukan mo na sa buhay mo, bilangin yung stars. Hindi mo mabilang, di ba? Mababaliw ka, kakabilang. Yun palang pagpapakita na ng grabe yung creation ni Lord. Di ba? Doon palang hindi mo na maididenay, nakikita ko si Lord. Ano ba po? Job chapter 37, verse 5, God thunders with His voice, wondrously, doing great things which we cannot comprehend. Ang mga pagkilos ni Lord sa ating buhay ay hindi mo mako-comprehend. Paano nangyari? Kahit dito po sa church na ito, kung yung testimony ng ating daddy, paano pinaburan from 180,000 to 100,000 to 70,000 to 60,000 to 50,000, hindi namin mako-comprehend yun. Actually, nung nando kami sa Yopros, no, tinatanong ni dad, nak, ano, 70,000, kukunin na ba natin o hindi? Sabi ni Yarman, 60 ba? Tapos take it or leave it. Siyempre sabi namin, leave it, dad. Yung 30,000 nga a month sa may haligi na palayas tayo. Di ba? Ito pa, 60,000. Pero sabi ni Brother Arman, dad, doon tayo sa hindi kaya. Kasi yun ang faith. Kasi tinuro sa amin ni Pastor Blen, kapag kakaya mo, walang pananampalataya. Kaya mo nga eh. Di ba? Pero kung kakayanin, wala pa rin pananampalataya kasi may backup lang ka. Hindi, kaya ko magtagumpay sa buhay. Pero yung hindi mo kaya, yung hindi mo kayang baguhin ang buhay mo, yung hindi mo kayang makaranas ng pagpapala ni Lord, doon kang lalabas ang pananampalataya. Kaya for the glory of God, parang 60,000 yata yun. Sabi ni Dad, sige, doon tayo sa hindi natin kaya. Naglakas ang loob, kinuha ang church. Tapos yun nga po, dumating na yung time, sabi nung attorney, wala mo nang gagalaw. So parang, eto na naman, bawal daw galawin. Hindi mo makukomprehend bakit? Yung attorney biglang pumayag on the day na maglilipat na po tayo ng gamit dito, biglang papayag na, Pastor, sige, bibigay ko na yung 50,000, up and down na. Amen. Yun yung mga bagay na pagkilos ni Lord na hindi mo makikocomprehend. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, Pastor, na-chambahan lang. Chamba, walang chamba kay Lord. Lahat yan ay pagkilos, dakila, awesome ang gawa ng ating Panginoon. Amen? Imagine this, kasi alam niyo po kagabi, yung si Marco, habang nagde-date kami mga kasawa, nasa labas, yung fly high butterfly, fly high butterfly. Siguro sa TikTok yun. Kaya parang nagdududa na ako sa anak ko. Sabi ko, in Jesus' name. Tumigil ka, Marco. Kasi ganun siya na ganun, fly high butterfly. Naalala ko tuloy. Alam nyo ba, gaano karaming species ang meron ng butterfly? Okay, trivia to ha. Kuya Kim, ano na? Alright? Did you know kung ilang species meron ng butterfly? God created 18,000 species of butterfly. Wow. Siyempre, hindi kasi dyan. Kaya kung ano lang po yung nakita ko sa Google, yan lang po. Imagine, pwede namang isang butterfly lang eh. Bakit kailangan 18,000? Ganun po ka-marvelous, ka-awesome ang gawa ni Lord. Yeah. Ang mga ibon na lumi, alang naman lumalangoy, naisip nyo na ba gano'ng karaming species ang meron sa ibon? O wala lang, basta nakita nyo lang, ah, basta nalipad lang yan. Diba? Pinapalipad ko pa nga yan, may pustahan, yung kalapate, paunahan, pauwi sa bahay. Alam nyo ba kung ilan species meron sa ibon? 10,000 species. Imagine that. Yung iba sa atin, di ba sabi mo mukha kang ibon? Baka kasama ka dun sa species na 10,000. Hindi naman.
At noong Friday, nagpabili ako ng bulaklak kay Brother Reynald sa Dangwa. Alam niyo po ba ilang lipong bulaklak meron tayo? Yung uri ng bulaklak? We have actually 26,567 na uri ng bulaklak. Wow! Very detailed. Imagine that. Pwede naman yung bulaklak lang na nakatayo. Yung meron tayong pastor eh, yung manliligaw siya. Magbibigay siya ng bulaklak. No? Kwento lang naman to, pero alam ko true to life naman to eh. No? Manliligaw siya. Magbibigay ng bulaklak. Eh kay Arman nagtanong. Alam niyo kasi si Arman, boyji talaga yan eh. Lahat alam niyan minsan eh. Kala mo omnipresent, ano na rin niya, omniscient eh. joke lang. No? Sabi niya, ito naman si Arman, ang sinuggest niya, yung nakatayo, bro. Yung may kung yung may hawakan, kung yung nakatayo, magbibigay. Magbibigay kasi sa kanyang minamahal. Di ba siyempre, pag minamahal, ang ibibigay yung bulaklak ko pang patay. Pero imagine, kasi nga po sabi ko, nung Friday, nagpabila akong bulaklak, sunflower lang po yung pinabili ko. Pero nung nakita ko po, grabe, 26,567 pala, iba't ibang uri ng bulaklak. Wow! That's just how magnificent, that's just how awesome, how wonderful, how powerful, how extravagant and majestic our God is. Kaya makikita mo talaga si Lord sa creation pa lang. Tingnan mo yung katabi mo. Mapapawaw ka na lang kay Lord. Wow, Lord! Kasi bakit? Isa rin tayo sa likha ni Lord. And you know what? Out of all creation, na sinabi lang ni Lord, magkaroon ng langit at lupa, magkaroon ng liwanag. Lahat sinabi. Pero nung nilalang tayo, iba na. Hindi lang basta salita. Kumuha na siya ng alabok. At dun tayo hinulma. Kaya sabi ng Bible, alam niyo po, in Psalms chapter 139 verse 13 to 14, kala niyo nagloloko ako nung isang araw, ah, nung sinabi kong katakot-takot ka. Sabi ng Bible, for you created in my inmost being. You knit together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Amen. Kaya huwag kang malungkot kung hindi tayo ganun katangkaran, kung hindi ka ganun kaputian. Laban lang kapatid kasi katakot-takot kang ginawa ni Lord. Parang may isang anak, sabi ng nanak, yung anak niya, nagtanong yung anak doon sa tatay niyang lalaki, tatay, tay, saan ba tayo galing? Sabi ng tatay, sa unggoy. Hindi ba halata? Sabi niya, unggoy? Lapit siya sa nanay. Nay, saan ba tayo galing? Tayo galing sa Diyos, likha tayo ni Lord. Eh, ba't sabi po ni tatay, galing tayo sa unggoy? Sabi ng nanay, ah, yung lahi nila yon. Hindi ka galing sa unggoy, kapatid. Ika'y galing sa Diyos. Amen. Sabi nga ni daddy, kung totoong galing tayo sa unggoy, bakit yung iba, hawik kabayo? Diba? Ano ba yung napansin nyo? Kasi bakit tayo ay fearfully and wonderfully made? Kaya kahit inaasar ka nung iba, na pag nag-brownout, nasan si ano? Na, ayoko magpangalan, baka magalit. Nasan si ano? Ngumiti ka. Dito ako. Diba? Minsan naasa rin ka ba? Meron ba dito nabuli ka dati? Ano ba yung batok mo? Choco na batok? Batok na choco. Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko lang, anak ako ng Diyos. Ako'y likha ng Diyos. And my God is an awesome God. Kaya makikita mo, pag tinignan natin ang buhay ng bawat isa, makikita mo talaga si Lord eh. Marami po sa atin, walang pag-asa ang buhay dati. Marami sa atin gusto na magpakamatay, pero salamat kay Lord dahil ngayon ginagamit ka ni Lord. Marami sa atin galing tayo sa molestia po yung ibang kababaihan sa atin, pero salamat kinabagan ka pa rin ni Lord. Inalis ka doon sa iyong pagkakaroon ng depression, pagkakaroon ng anxiety dahil lamang yan sa kabutihan ni Lord sa buhay natin. Kaya kitang-kita ko ang Diyos. Minsan pag narinig ko po ang testimony nyo, wala, mapapailing ka na lang na Lord. Totoo pong grabe ikaw. Totoong Diyos ang aming pinaglilingkuran. Kasi iba-iba po tayo ng testimony sa buhay. And because of that, makikita mo, kitang-kita ko ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, nakikita ko si Lord sa'yo. Hindi, pastor, itong asawa ko, nakikita ko rito si Satanas. Hindi, si Lord yan. Dahil yan ay creation ni Lord. Oo nga, pastor,
siguro sabihan ko na lang si Satanas. Hindi pa rin. Basta't yan ay tao, gawayan ng Diyos, likaya ng Diyos. Kaya naman, lahat ng tao sa labas, kahit po, di ba minsan parang nahiilang tayo lapitan ng mga taong grasa? Tama, kasi parang ang dumi nila. Pero alam nyo, kung magkakaroon lang tayo ng compassion, katulad kung paano tayo binigyan ng compassion ni Lord, may isip natin, tao pa rin sila. Sila pa rin ay likha ni Lord. Kahit pa taong grasa yan, di ba, yung anak nila na maitim din, baby oil, anak pa rin yan ni Lord. Kaya huwag tayong magtatangi. Sabi mo sa katabi mo, bawal magtangi. Kaya dito po sa church natin, lagi natin sinasabi, no, walang favoritism. Kasi hindi naman nasabi ng Bible, for God shows no partiality. Alright? Sumunod, nakita ko po ang Diyos kung paano siya magpala. Dahil marami pong testimony sa church na ito na nagsimula sa kawalan, pero ngayon po'y pinagpapala ni Lord. Hindi lamang po financially, kundi spiritually, emotionally, physically, nandoon lahat ng pagpapala ni Lord sa atin. Amen? Ano po sabi ng Bible in Numbers chapter 6, verse 24 to 26? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. I am also a living testimony na dati pong walang-wala. Dating as in talagang isang kahit isang tuka. Pero salamat po kay Lord. Dahil sa church po na ito, napunta kami sa church, nakita ko po kung paano magpala si Lord. Maging din po sa buhay ng bawat isa sa inyo. And I believe marami mag-testimony, noong napunta ako sa church, umayos ang buhay ko. Yes, may problema. Yes, may kahirapan pa rin. Yes, may circumstance pa rin. Pero in spite all of that, ako'y nananatiling matatag kasi dahil sa church na yan, naranasan kong pinagpala kami ni Lord. Dating walang pamasahe, ngayon binibigyan ka na ng pamasahe. Ay, hindi. Ikaw na palang nagbibigay ng pamasahe. Dating nakamotor, ngayon, kotse ka na. Yung mga nakamotor dito, have paid na. Nagsimula na kayo sa 2 wheels eh. Susunod na dyan, 3 wheels. Tricycle, hindi! Direkta mo na lang ano, idiretsa mo na lang apat. Okay, okay. Marami sa inyo, may bless kayo nila sa sakit. Hindi nyo man nakikita pa sa ngayon. Pero panampalatayanan mo na because the reward of your faith is for you to see what you believe. Yung iba sa atin, nangungupahan ka lang ngayon. Pero makita mo na kapatid, ibibless ka ni Lord ng bahay, ng sasakyan, dahil yun naman ay pangako ni Lord sa atin. Marami sa atin, paulit-ulit sa kasalanan, pero makita mo na pagpapalain ni Lord ang spiritual mo upang sa gayon ay patuloy kang makalayo sa kasalanan at mamuhay ng ayon kay Kristo. Amen? Ano po pong sabi ng Bible in Deuteronomy chapter 7, verse 13? He will love you, bless you, and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your ground, your grain and your wine and your oil, the increase of your herds and the young of your flock in the land that He swore to your fathers to give to you. And we can also claim this promise. So pastor, mag-aalaga po ako ng maraming tupa. Hindi na po applicable sa atin yan. And I don't think kaya natin mag-aalaga ng tupa. Hindi. Ano man yung ground mo, saan ka man nagtatanim ngayon, saan ka man nagtatrabaho ngayon, saan ka man nag-aaral ngayon, yung pamilya ninyo walang mababaog. Kasi sabi doon, ibibless the Lord yung fruit. Yung mga hindi magkaanak, I declare it in the name of Jesus Christ, magkakaanak kayo. Kasi bakit pangako yun ni Lord? Yung mga palang walang pag-asa sa buhay, pastor, di ako matanggap sa trabaho. Matatanggap ka rin, kapatid. Panapalatayanan mo lang kasi pangako ni Lord. He love you, He will bless you, and multiply you. Sa mga nagninegosyo na, lagi ko po sinasabi, kaya ni Lord, i-branch out pa yung mga negosyo mo. Actually, ginagawa na nga ni Lord eh. Kailan lang yung ating pong ani ng Vicente Food Hub, nag-branch out na dun sa somewhere in Quezon City, in Cubao. Ngayon, kung ginagawa ni Lord sa ibang member natin sa church, mga kapamilya natin, don't you think hindi kayang gawin sa inyo ni Lord yan? Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord yun. Kasi iisa lang po ang ating pinupuri at sinasamba. It's just a matter of your faith kung makikita mo. Kaya kailangan buksan mo ang iyong mata, makita mo ang pagkilos ni Lord kung paano si Lord magpala. Amen. Ngayon, I believe marami sa atin pinagpapala ang ating spiritual. Kasi every night, nagsasacrifice tayo, nagpe-prayer and fasting tayo. But you know what? Ayaw lang din ni Lord na basta ka lang pinagpapala ang spiritual. Pero yung buhay mo na parang, Storeto, malakas yung pananampalataya ako. Pero pag kinamusta ka, oh bro, kamusta na? Eto, gutom.
Kung wala nga lang tong pulpito na to, baka nalaglag na ako sa gutom. Hindi na, babagoyin na ni Lord testimony mo. Kapag ka tinanong ka, Pastor, eto na ako, malakas ako spiritual, pero yung aking buhay, ang aking kalakasan, ang aking pinansya ay pinagpapala rin. Why? First, 3 John chapter 1 verse 2, sabi dito, Beloved, mga minamahal, I pray that you may prosper in all things. Grabe! And in be in health, just as your soul prosper. Kung paano na yung ating kaluluwa, ating spiritual ngayon, ay pinalalago ni Lord, pinagpapala ni Lord. Sabi ni, nang sumula ng 3 John, chapter 1, verse 2, I pray, mga minamahal, hindi lang yung inyong spirit at kaluluwa ang pagpapalain, kundi in all things, pagpapalain kayo ni Lord. And in health, kaya naman, di ba, diniklara ng ating daddy noong 2022 declaration natin, walang mamamatay sa atin sa sakit karamdaman. Dahil, sabi doon, yung ating pangangatawan ay magiging healthy. Pero kontrolin mo rin naman siyempre yung pagkain. Di ba? Magiging healthy, tapos puro taba yung kinakain mo. Masarap pa naman. Di ba? Tapos pag nagluto ng sinigang, na yung laman yung naghihiwalay yung taba, yung nag-aapaw, ang sarap. Tingnan nyo, naglalaway kayo. Pero sabi ni Lord, hindi lang kaya yung pagpapalain spiritual, kundi lahat ng bagay na ating ginagawa na mabuti sa harapan ng Diyos ay kanya rin pagpapalain. Yung negosyo mo, huwag mong i-give up. Kahit walang kita ngayon, tuloy lang kapatid, kasi pagpapalain ka ni Lord yan. Ang iyong pangangatawan, kung nakakaranas kayo sakit karamdaman, huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos natin ang dakilang tagapagpagaling. Kayo hindi pa babayaan ni Lord. And last but not the least, nakita ko ang Diyos kung paano siya kumilos, kung paano siya magpala ngayon. Nakita ko rin ang Diyos kung paano siya sumagot. Sometimes, we have not because we ask not. Wala ka nung mga bagay, wala ka nung mga gusto mo kasi hindi mo naman hinihingi kay Lord. Ano ba sa amin ng Bible? Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. Kaya mga kapatid, never stop asking the Lord. Kung may pinapanalangin ka kahit matagal, hingi mo lang ng hingi kay Lord, lalo kung ito naman ay will ni Lord sa'yo. Kaya nga diba tinuro sa atin yung persistent prayer. Yung shameless prayer mo na hindi ka titigil na, Lord, i-bless mo po yung aking kapamilya, Lord. Isama ko, masama ko po sila sa church. Lord, mabago yung sitwasyon namin. Kayang gawin niya ni Lord. At sasagot si Lord. Nakita ko na po yan sa church. Ito pong building na ito, actually, kasama ito sa panalangin. Ilang beses po kaming nanalangin na, Lord, bigyan niya po kami ng building. Mapa-personal, mapa-individual, lahat po yung member nyo, lahat kami naganap din talaga ng lugar. Pero salamat kay Lord dahil tinugon ni Lord ang ating panalangin. Amen. Kaya pala sabi ng Psalm chapter 66 verse 19, Truly God has listened. He has attended to the voice of my prayer. So how is your prayer life? Kung may pinapanalangin po kayo kay Lord, huwag po kayo mag-alala, nakikinig ang Diyos natin. But be very careful, because the Bible says in 1 John chapter 5, verse 14, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Tutugunin pala ni Lord yung iyong panalangin kung ito daw ay according sa will sa iyo ni Lord. Iyong panalangin mo pala, maging babae ka kahit lalaki ka. Tingin mo tutugunin ka ni Lord? Ang panalangin mo pala, yumaman para makapaghigante dun sa mga nang maliit sa inyo. Di ba? Lord, pagpalain mo po ako para lahat po nung umalipusta sa akin, paluluhurin ko po sa harapan ko. Hindi will ni Lord eh. Kaya kailangan kung meron po kayong ipinapanalangin, kung gusto niyo po makitang sumagot si Lord, check mo rin, Lord, ito bang heart ko, yung motibo ko ba? Ayos. Kasi sabi doon, this is the confidence. Kumbaga, may kumpiyansa kang tutugunin ka ni Lord. Kapag ka, ang hinihingi mo kay Lord ay yung mga bagay na ayon sa kanyang will. So, mga kapatid, it's very important na tayo po ay manalangin ng nasa will ni Lord. Ang makikita mo, Lord, gusto ko po, Panginoon, gamitin mo po ako mightily, gagawin sa'yo ni Lord. Kasi tinawag ka talaga niya eh. Lord, gusto ko po na pagpalain mo ako para maging pagpapala. Kasi yun ang will ni Lord. Dahil yun ang sabi ng Bible, God is able to abundantly bless you for good works.
para ikaw maging pagpapala sa iba. Kasi kung para sa ilang pagpapala, sayang. Parang isang ilog daw na kapag ka ang tubig ay na-stuck, na-stagnant, mabubulok, mamamatay lahat nung nandoon. Pero hanggat yan ay dumadaloy, iyan ay patuloy na dadami, aagos. Ganun din sa atin pong pagpapala. Kung gusto mong pagpalain ka financially, simulan mo ngayon maging generous ka. Gusto mo ng pagpapala, nananalangin ka, Lord, i-bless mo po ako, gusto ko pong yumaman. Pero ang damot mo. Pag may bigayan, isa ka pa sa... Ayan na naman, bigayan na naman. Ba naman yan? Hindi, pero salamat na lang po sa church natin, tinuturuan po tayo maging generous. And marami rin po sa atin, generous, salamat po sa inyong mga buhay. Kaya I can proudly say that in this church, this is a real church. Dahil nakita ko po ang Diyos. Nakita ko ang Diyos sa buhay ng bawat isa, kung paano siya kumilos, no? Paano yung mga testimony niyo na grabe, mapapa-wow ka na lang, mapapamangha ka na lang sa kabuti ni Lord. Nakita ko si Lord kung paano siya magpala sa buhay ng bawat isa. Marami sa atin nung payat na payat kasi literal wala talaga makain. Pero ngayon pinagpapala ni Lord. Dating mga walang negosyo, ngayon may negosyo. Dating walang trabaho, ngayon may mga trabaho. Dating mga hindi makapagtapos ang pag-aaral, ngayon isang taon na lang, gagraduate na. Dating mga walang pag-asa ang buhay, binigyan ni Lord ng pag-asa. Yung marriage life ninyo, dating nasa shrink of, you know, divorce. Kung meron man divorce, alam mo tayong divorce. Pero inayos ni Lord. Yung buhay mo na makulit ka, pero kinabagan tayo ni Lord. Inayos pa rin ni Lord at ginagamit pa rin tayo ni Lord. At nakita ko rin si Lord kung paano siyang tumugon sa lahat ng ating panalangin. Yung iba hindi pa tinutugon ni Lord, pero darating yan, kapit lang, have faith lang, ang sabi ng Bible, darating, pero hindi natuloy ang madidelay, just have faith. Just keep opening your eyes to see the goodness of God. Kasi yun ang sabi ni Lord kay Moses, hindi mo ko makikita, but I will give you, my goodness will go before you. Makikita natin lagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, this is real church. Dahil sa church na ito, nakita ko ang Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's worship the Lord. Dahil nakita natin si Lord, hindi po madaling hindi mahirap magtaas ng kamay, hindi mahirap umiyak, hindi mahirap lumuhod sa Diyos. Kasi, pag tinignan po natin ang buhay ng bawat isa, wala naman tayo kayang may pagmalaki. Sometimes, sabi ko nga po, hindi mo kayang may pagmalaki yung diploma na meron ka kung makapagtapos ka o nakapagtapos ka man sa problemang kinaharap mo. Yung pera mo, hindi rin naman yan sagot sa lahat ng problema mo. Pero ang solusyon lang natin sa lahat ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Naalala niyo po yung tinuro ng ating daddy, if you have Jesus in your life, you have everything. You may have everything this world has to offer, but if you don't have Christ in your life, you are nothing. Kasi lahat naman yan, sabi ng Bible, the world and its desires will all pass away. Lahat ng dinidesire ng mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride and achievement of life, lahat yan magkukupas, lilipas. Pero sino daw po ang mananatili hanggang wakas? Yun lamang daw pong mga tagasunod ni Kristong lumalakad sa will ni Lord. So mga kapatid, sa ating buong buhay, makita natin si Lord. Amen. Ano mang, gaano man kahirap ang sitwasyon mo ngayon, minsan hindi mo makita si Lord kasi nagkaaway kayo, kasi wala kang pera, kasi kapos kayo, kasi yung mga bayarin nyo patong-patong, kasi hindi ka makagraduate, kasi wala magpaaral sa'yo. Pero kapatid, just open up your eyes. Makikita mo sa buhay mo, buhay ka. Makikita mo, humihinga ka ng libreng oxygen. Diyan pa lang, kitang-kita ng mabuti si Lord sa buhay natin. Kaya marapat lamang natin siyang awitan. Amen. Come on, let's worship the Lord.